Ayos, ma'am sir, no? Magandang buhay. Welcome to Kulistiko TV, no? So, hindi pa ako kilala. Ako pala si Ronald Solanya sa Kulistiko TV. So, ngayon, nasa indoor tayo, no? Kasi wala tayong vlog sa actual. Ngayon ay, ano lang, lecture, okay? So, alam naman natin na tayo ay nasa crisis ngayon, no? Ay ito ay pandemic. So marami ngayon ang mawala ng trabaho. Okay? Marami ngayon na nag-jump at doon sa pagninegosyo. O isa ka pa rin maswerte na meron kang trabaho ngayon, eh hindi ka na masaya. Okay, boring ka na, no? So malamang isipan mo nang magnegosyo. Okay? So ngayon, ang ating pag-usapan ay paano ba natin malalaman ang ating niche, okay? Ang ating target market, okay? So simulan natin. Let's go. So ngayon, ano ba yung niche? Okay? So niche. Okay? So ano bang tawag dyan, no? So yan ay target market, no? Yung specific na tao na bibili sa inyong produkto. Okay? So example dyan, yung mga kabataan, bata, okay? Yung matatanda, ayan. May mga health conscious, may mga specific na community or group, no? So yung niche, okay? So yan. So ngayon, nahirapan ka, no? Malamang meron kang negosyo ay nahirapan ka. Eh hindi mo alam kung saan mo sino ba talaga ang bibintahan mo. Kasi ngayon, ngayon pandemic, napakahirap talaga hanapin yung niche, no? So ayan, kahit nasa online pa tayo, eh talagang mahirap. Okay? So ayan, example lang, sa ngayon na pandemic ay sa akin lang, ha, sa aking na nakikita, oh. Ngayong pandemic ay malamang nakikita nyo sa inyong komunidad, eh nagsusulputan ang mga sari-sari store, okay? So mga nanay gusto talagang magsari-sari store na kahit nasa bahay lang ay kumikita sila. Okay? So kahit ako nga mayroong sari-sari store. So ngayon nakita ko ang tumal kasi nagtayo akong sari-sari store, nagtayo din ang kabila, nagtayo din doon sa kabilang kanto, nagtayo din dito sa kabila. Okay? So ngayon, wala nang bibili. Kasi ang yung malapit sa kanila, 'yun ang bibili sa kanila. Eh sa amin wala na kasi na-block na kami. So, ayan, no? So ating gawa ng twist, okay? So ngayon, gagawa tayo ng produkto. Ano bang klaseng produkto? Produkto na maaari nating mabinta sa sari-sari store na ma-store natin, o yung life cycle niya, ang life span niya ay tatagal. Example, mga 1 month, 3 weeks, 2 weeks, 1 week. Okay? So, yan ang hanapin natin produkto na maaari nating ipang-distribute sa mga sari-sari store. I-twist natin. Imbis na tayo ay magbibinta dito sa atin, eh sila i-distribute natin ng ating produkto, sila magbinta para sa atin. Gagamit tayo ng distributor, reseller, no? So ayan. So example dito ay yung sari-sari store, no? Yung canteen sana ng school, eh wala pa namang face-to-face na klase. So ayan din, no? Yung sa market, no, sa palengke, no, yung matao. Okay? Pero mas maganda, no, ang para tingin ko lang ay yung lahat na talagang nakikita ng produkto ngayon ay nasa sari-sari store, no?
kahit ay load, nandiyan na. Kahit yung wifi, nandiyan na sa restore, no? So, napakalapad kasi yung ating market share o ating market, no? Kasi sa isang komunidad ay maraming sari-sari store dyan. Okay? So, okay natin, no? Sari-sari store. Okay? Disclaimer lang, ha? So, sa akin lang tong pananaw o sa aking experience, no? So, sa aking actual ngayon, sa aking ginagawa, no? Ito yung target ko. So, maaari din yung mga produkto mo na hindi sa sari-sari store, maaaring store. So, kailangan i-market mo talaga yung bahay-bahay, oh, no? Bahay-bahay mo ganun. So, napaka-hassle yan, no? Kasi bahay-bahay. Okay? So, sa traditional. Okay? Pwede naman sa new normal ngayon ay nasa online, Facebook, no? Marketplace sa Facebook. Pwede naman. Okay, balik tayo sa ating target market sa sari-sari store. Ano ba ang produkto na ating makikita sa sari-sari store? No? Na maaring magawa natin, no? Maaring ma-produce natin na medyo kahit maliit lang ang kanyang lifespan ay magiging fast-moving. No? Example, so, ito, no? Una-una ay chicharon, no? Chicharon. Okay? Pangalawa, ano pa? Estindi. Okay? Estindahan yan. Okay? Pangatlo, yung pastillas. Maliit lang. Ano? Kasi magsimula tayo sa maliit, huwag agad, no, sa malaki, kasi tayo ay nasa ating isipan ay gustong lumaki agad, pero pag nandyan ka na sa reality, hindi mo talaga alam kung ano ang produkto na maaari mong i-produce o gustong-gusto mo lang, no, ng mga produkto na yan, no. Example, ano pa? Yung mga maaring fast moving siya kasi ano siya sa mga bata, mabilis siya sa mga bata. Okay? So, ano pa? Pulbron, no? Okay? So, et cetera, no? Kung ano pa man yan, no? Ang maaaring nating may binta sa sari-sari store. Nating pwedeng i-distribute. Okay? So, tingnan nyo, no? Tingnan nyo, napakalapad talaga yung itong community, no? Community ng mga sari-sari store. Yan ay pinaka-the best talaga ngayon. Kasi, hindi lang isang community, hindi lang isang komunidad, kundi marami, no? So, doon sa kabila, ganun, no? So, maaring sa isang barangay ay may 20 ka dyan na malalagyan ng inyong produkto, no? So, example sa akin, ha? Example lang yan, ha? Ito. Okay? So, chicharon to. So, macaroni sa akin sa ngayon, no? Macaroni yan. Okay? So, sa isang komunidad, no? Tips ko lang, ha? Sa isang komunidad, sa isang grupo na dyan ng komunidad, ha? Grupo, community, ay isa lang ang inyong lalagyan sa inyong produkto. Yung unang nagtitiwala sa iyo, yun lang. Kasi pag lalagyan mo yan ng marami, kasi maraming tindahan dyan, ay hindi na yan magiging fast moving kasi mag-compete sila sa produkto, no? Marami ang marami ka dyang nilagay, so mahati, okay? So, ang resulta dyan, maaaring logi ka kasi hindi na mabinta yung sa kabila. Okay? So, magiging sa akin, no? Makunat, no? Kunat to pag matagalan, pag isang buwan na. Okay? So, isa lang para magiging fast moving. Okay? So, ayan.
stick to one lang tayo sa ganitong community, sa Sari-Sari Store. Okay? So, naisip nyo ba ang anong produkto? Nasa inyo na yan, oh, kung ano pang maaring mabinta sa Sari-Sari Store na tumagal, no? Tumagal, hindi naman pwede yung mga kakanin ng mga isang araw lang, no? Kasi Sari-Sari Store yan eh. Sample, mga photo cheese, no? So, hindi yan pwede sa Sari-Sari Store, no? Kasi isang araw lang yan. Pag kinabukasan, maano na yan, no? Mapanis, no? Okay? Ito nga skin day, no? So, lalagyan nyo ng, ito, example ng skin day. Lalagyan nyo ng box, no? So, gagawa tayo ng sistema. Tulad ko, gumawa ako ng sistema. Ito yung una kong negosyo. Eh, ngayon, nag-stop ako nito. Kasi, talagang napakahina. At, meron tayong overhead, no? So, sa ating negosyo ay may mga overhead expenses, no? Kahit walang benta, may binabayaran tayo dito na electricity. Okay? Kasi dito, sistema ko dito, iiwan ko lang yan, umaga, babalikan sa hapon, kunin yung naiwan. Yun lang ang nabenta yung babayaran niya. No, siya na, bahala kung magkano ang kanyang patong. Okay? So, dito ko ngayon na-focus kasi wala itong overhead expenses, no? Yun lang ay ang ating weaknesses nito, no? Ang ating weaknesses nito ay kung tag-ulan kasi talagang kailangan dito ng araw, no? Maaraw, no? Maaraw na panahon. Okay? Ito din. Nag-ano din to sa panahon. Kasi, hindi ito mabinta pag maulan. No? Hindi masyadong kumakain yung mga bata o mga customer natin pag maulan. So, ito, ganda to. Kasi, maaraw man siya o matag-ulan, pwede to. Ito din. No? So, marami ang, kung gusto mo to, marami talaga makikita sa YouTube, no? Okay, sa akin, dito, sa YouTube to, no? Sa aking YouTube, itong dalawa, chicharon at skin day. Okay? So, ayan. Kung kayo ay nababagot na sa inyong trabaho, kung naboboard na kayo, so hindi na kayo masaya, gusto nyo nang magnegosyo. So, ito ay recommend ko, ito yung niche mo. Recommend ko lang, no? Suggestion ko lang sa inyo. Kasi subok ko na to, napakarami ngayon, no? So halos sa isang community, kada bahay doon mayroon ganito. Okay? So advantage yon. Okay, so mag-discuss tayo sa separate video na lang kung ano ang ating sistema nito. Sample. Consignment, no? Anong consignment? Yung iiwan lang, no? Balikan, example, one week, no? Wala siyang ipalabas na punan. So, separate video na lang natin yan. Itong COD, no? Cash on delivery. So, mas maganda yan. Advantage sa atin yung mga negosyante. Pero, may disadvantage yan at meron din advantage itong dalawa. So, atin yang i-discuss, no? Sa sunod na video natin, advantage ng consignment at advantage ng consignment versus COD o cash on delivery. Okay? So, ayan. Kung nagustuhan mo ang aking video, ma'am sir, no? Kung bago ka pa lang sa akin channel, maaring mag-subscribe ka, no? At i-paki-like naman dyan para suporta sa ating channel, no? So, sana ay nabigyan ko kayo ng konting kaalaman, no? So mostly kasi, ito talaga eh, mabalikan natin, ito talaga na. Malaking mga kampanya ngayon, ito yung
target nila, no? Kasi napakalapad, no? Akalain nyo, no? Nakita nyo? Naisip nyo ba? Napakalapad talaga ng market nito. Kasi halos talaga merong ganito, no? Okay? So, meron din tayong sunod na video kung ano naman ang mga pros and cons dito sa itong market na to, no? So, may mga disadvantage din tayo sunod na video nung mga tips natin, no? Paano maiwasan ng mga bogus ng mga tindera, paano iwasan yung mga, paano hanapin yung tumutulong sa iyo yung tindera na positive, no? Meron din negative na tindera dito, no? Ayaw, hindi naman sa ayaw, kundi nag-try lang, at saka hindi marunong magtinda, no? Walang technique, ne? So, ang malimitan ay umabot na sa lifespan niya ay hindi na mabinta itong ating produkto. Okay? So, ayan. So, ma'am sir, paki-like na rin sa ating video na to. Mag-comment ka kung ano ang natutunan mo. Okay? At hanggang sa susunod sa ating video lecture o tutorial indoor dito sa ating dito sa aking bahay lang ang ating ano ngayon kasi wala tayong actual. Okay? So, ayos. So, bye-bye muna.